Hello guys! Welcome back to my channel. My name is Adelina. So guys, ang isi-share ng lola nyo ngayon ay tungkol kay Tricolor Portulaca. Kasi guys, marami po nagtatanong kung bakit daw po nalalagas ang dahon ni Tricolor Portulaca. So yan po ang isi-share ko sa inyo guys. Ipakita ko muna sa inyo yung aking Tricolor Portulaca na nasa pot na maliit. So ito guys yung nakita na ninyo dati na nung itinanim ko. So maganda siya dahil mababa pa lang siya. So guys, kaya ito. Nakita ninyo diyan guys na ang mga dahon niya nalalagas. So kaya po nalalagas ang dahon ng mga dahon ng ating Tricolor Portulaca guys o Portulaca Tricolor. Kasi guys, pag maliit yung pot niya at saka konti yung lupa, nalalagas po sila. Kaya po itong Portulaca kong ito guys, ililipat ko to sa malaking pot. So ayan, nakita nyo na marami dati itong mga dahon na magaganda. So nalalagas na po yung iba nyan. At andito yung isa guys. So ito, nakita nyo nakukunti na yung dahon nya. Ayan o. So yan po ang dahilan kung bakit nalalagas ang ating mga ano, dahon ng Tricolor, Portulaca Tricolor na babaliktad eh. So yan po yan, kaya ito guys na dalawang ito, ililipat ko po ito sa mas malaking pot. Kasi tingnan nyo itong malaking pot ko, maganda yung tubo niya. So ito kasi guys, mababaw lang yung kanyang lupa, tingnan nyo. Kasi yung pot niya maliit lang. Oh. At saka ayan, yan na nga ganito. Nalalagas siya kasi maliit yung pot at saka konti yung lupa. So ganyan. Tapos diligan po natin ito guys. Pag tuyo na po yung lupa niya, saka nyo didiligan. Kasi si Portulaca po, pag nasobrahan sa tubig, matutunaw siya. Yung katawan niya guys, maano eh, madaling matunaw pag laging basa. So dinididigan ko lang po ito kapag natuyo na. So sa sobrang init po dito sa aming rooftop, kahit araw-araw ko po siya diligan, natutuyo po kasi kaagad yung lupa niya, kaya minsan araw-araw. So kung hindi naman po sobrang init, basa pa naman yung lupa niya, hindi ko pa po dinidiligan. So hinihintay ko munang madry yung kanyang soil bago ko po siya dinidiligan. Ayan, pagkatapos, yun nga po, ang kailangan po niya ay maraming lupa at saka malaki yung kanyang pinagtataniman. So ito guys, tingnan nyo yung aking ano, yung nandito ko, malaki guys. So ang ganda niya, nakita nyo marami siyang bulaklak. Hindi nalalagas guys yung kanyang mga dahon kasi nasa malaki siyang pot. Pwede ko kayang buhatin. Mabigat. Ayan. So i-focus ko na lang po sa inyo guys. Wait lang po ha. Ay, mahirap kasi mag-set up ng ano ng camera. Nahirapan po ako guys. So buhatin ko na lang po. Pasensya na po kayo sa lola nyo guys ha, yung aking mga ano kasi nandito yung aking mga bulaklak guys, yung aking cactus. So yan, itatagilid ko na lang po para makita nyo, mabigat kasi to guys. O yan, nakita nyo, ayan o. So malaking malaki siya yan, kaya kong yakapin guys. So eksakto lang sa pagyakap ko, ito nakikita nyo dyan na wala pong nalalaga sa kanyang balayo sa kanyang ano guys, sa kanyang mga dahon. Ayan o, ang ganda di ba? Ito nung ito guys, nung galing sa Benguet, wala na pong dahon niyan kasi nabulok na po dahil sa matagal ang biyahe. So ngayon guys, tingnan niyo, napakaganda na niya. At saka yung kulay ng kanyang mga dahon sa gitna guys, iba na po. Ayan, makikita po ninyo diyan. Yan o. So ayan, mas maganda guys na itanim natin ng ating mga ano, Portulaca Tricolor sa malaki pong lalagyan, sa malaking pot. So ito guys, ginawa ko lang ito. Yan, gawa na lang po tayo ng ating mga ano, DIY pots kung gusto po ninyo. Pwede naman po kayong bumili ng mga pot na malalaki. So ayan, titigan po ninyo guys, ang ganda niya. So pag malaki po kasi ang pot, mas maganda siya kasi yon, gumaganon siya. Yan. Di katulad, dadagdagan ko pa nga po ito ng lupa, pupunuin ko kasi mas gusto niya yung maraming lupa, guys.
kaysa sa dun sa kukunti. Yun po pala, kaya po nalalagas sila dahil po doon sa kukunti yung lupa at maliit yung ano, yung pot. So, meron din po namang nalalagas. Natural lang po siguro sa kanya yung naglalagas yung ibang dahon. Parang katulad po sa ano, sa ibang succulent na natural po na naglalagas ang kanilang mga dahon, guys, sa ilalim. So, ayan, normal lang po siguro yun. Kasi dito, meron pong konti na nalaglag ang dahon niya. So, yung doon sa maliit, mas marami pong natatanggal doon kasi maliit po yung kanyang pot. So, ayan, namulaklak na siya ng marami, guys. So, mas maganda po talaga kung malaki yung pot niya. So, nakita nyo yan. Ayan, ganyan po ang gawin natin, guys, sa ating mga Portulaca tricolor. Tanim natin sa malaking lalagyan na maraming lupa para hindi po naglalagas. Kasi ito, guys, ang ganda-ganda nito nung nakita ninyo na ipinost ko sa Facebook at saka nung aking binidyo na ang ganda niya dahil bata pa lang siya, mababa pa lang. So pag malaki na siya, ang humahaba na yung kanyang mga katawan, ayan. So naglalagas yung kanyang mga leaves. Katulad nito, guys, ang konti lang ng lupa nito, makikita nyo dyan, oh. So ayan, yan po ang ating naging problema kung bakit naglalagas ang ating dahon ng tricolor Portulaca. Ah, nabaliktad na naman ang Portulaca tricolor. Ang ganda pa naman po ng dahon niya pero nalalagas siya. Sayang, 'di ba? Kaya gawa natin ng malaking pots, guys. O bumili tayo ng malaking pots. Dito na ako pumuesto, di na ako pumuesto sa table ko. At saka napansin niyo, guys, na wala na po yung aking bubong kasi nadaganan na yung aking ano, mga succulent kasi bumagsak na, medyo lumakas yung hangin. Alam naman po ninyo na ang ginawa ko hindi masyadong matibay kasi pinatong-patong ko lang para magkaroon ng bubong yung aking ano, kasi sobrang lakas talaga ng ulan dito. So yun, guys, yun na na-share ko na po sa inyo na ganun po lang ang pag-aalaga ng ano, ng Portulaca tricolor. Lagay natin sa malaking pot. Ayan, at maraming lupa, guys, para gusto niya yon. At huwag po ninyong didiligan hanggat basa ang lupa nung Portulaca natin, guys. Gusto niya yung, hindi siya masyadong mahilig sa tubig, guys. Ayan. So, ito, i-share ko, tapos na tayo dun, guys, sa Portulaca. Kung bakit naglalagas yung mga leaves nila. So, ganun yung gawin natin, guys. So, i-share ko sa inyo, guys, yung ano, idugtong ko na lang, yung mga bulaklak ng aking, ano, cactus, guys. Yun, nandito nakita nyo sa aking harapan. Namulaklak na naman. So, ito mga cactus ko, guys, hindi siya nawawala ng bulaklak. Lagi pong meron. Pag may natatapos na, meron na naman po. So, iyan, no. Ang ganda niya. So, ito si Gymnoblack kasi, guys. Masipag talaga siyang mamulaklak. Ayan. Ang dami-dami niya mamulaklak. Namulaklak na po ito ng marami noon, eh. Tapos ngayon, mayroon na naman po siya. Pagkatapos, guys, mapapansin nyo mo, marami na siyang bulaklak pero may mga babies pa rin po siyang, ay may mga maliliit pa rin siyang bulaklak na susulpot. Pagkatapos nito, so tuloy-tuloy siya, guys. Pagkatapos nito, meron na naman siya. O yan. O ito rin po, ang dami niyang bulaklak, guys. So nakakatuwa yung aking mga cactus. Itong Gymno talaga, ang sipag niyang ano, ang sipag niyang mamulaklak. So itong Gymnoblack, guys, mahal ito. Ayan, kasi rare po itong cactus na to, guys, eh. Ayun, so tingnan nyo, guys, itong pinakamaliit, yung pinakababy niya. Kung kailan po yung baby, yun po yung pinakamarami niyang flower na nakapaligid sa kanya, guys. So, makikita po ninyo dyan. So pag bumuka na yung ibang bulaklak dyan, meron na naman pong another na bubuka. So ayan, so marami na siyang mga babies. Ayan, guys, ang ganda, diba, guys, oh. So, yung isa ko doon sa malaki kong pot, ano na, na-pollinate nung, ano, nung butterfly. So, sana ma-pollinate, kung na-pollinate lahat ng butterfly, yung aking mga bulaklak, guys, ang dami-dami ko na sanang buto. Marami na sana akong seed, guys. Kaso, isa lang yung pinollinate na, hindi ako marunong mag-pollinate, eh. Pwede rin, try ko, na ilipat-lipat din. Kasi, di ba po, pag ililipat lang doon sa kabila, ayun, crossbred yan. So ito, guys, yung nabili ko tong baby pa lang. Ang liit, tapos mahal siya. Sobrang liit lang siya noon. Kasi gustong-gusto ko magkaroon nito noon, kaya binili ko siya kahit mahal.
So ito, ang laki na niya ngayon nung nandito na ako sa rooftop. So meron siyang flower. So namulaklak na po ito. Namulaklak naman siya uli ngayon. Ayan, hindi pa bumubuka. So halos sabay-sabay bubuka yan, guys. Tapos yung aking pink naman, isa lang ngayon ang bulaklak. Dati marami din, marami siyang bulaklak. So ngayon, isa lang po yung bulaklak niya, guys. Oh. Ayan, oh. Meron tinubuan ng jealousy. So pag nalalagaw, nahuhulugan ng jealousy, guys. Kung saan sa ampat, tumutubo na sila. So ayan, ang mga jealousy ko nagkalat. So ito, iisa lang yung flower niya. Tapos i-share ko na rin po sa inyo, guys, ang bulaklak ng aking Vietnam rose. Kasi namumukadkad sila ngayon, mamaya po wala na. So gusto ko rin pong i-share sa inyo, guys. Wait lang po at i-post natin yung video. Yan lang po ang alam ko, guys, mag-post ng video. Wala nang ibang alam ang lola nyo. Wait lang, ha, saan ba yung ipopost? Ano? Dito. Wait lang po. Sa ito lang po yung konti, dalawa lang siya dito, guys. So doon marami ako doon mga Vietnam rose, papakita ko rin po sa inyo. Yan, guys, ito yung iba, yung kulay red kong Vietnam rose. Ayan, ang dami na niyang bulaklak, guys. So yan, kasi mamaya, guys, wala na siya, hindi na siya bubuka, matitiklop na po yung kanyang mga bulaklak, guys. Ayan, araw-araw din po ito, hindi nawawala ng bulaklak, guys, eh. Ang sipag din nilang mamulaklak. Kaya nagko-collect po ako ng Vietnam rose. Ang wala na lang sa akin, kulay yellow. Kasi apat na kulay na po yung meron ko. So ayan yung mga bago kong tanim na jealousy, guys. So ito rin yung Vietnam rose na binibenta. Ayan. So ito po, may mga bulaklak na, guys, yung iba. So ito po yung ginawa ko, guys, na dito nagsama-sama sila. Ayan, iba-iba ang kulay, pinaghalo-halo ko, guys, yung bulaklak dito ng Vietnam rose. Ayan. Tapos ito naman, may marami din po siyang bulaklak ngayon, guys. Oh. Ayan. So yan na lang po muna, guys, ang ipapakita ko sa inyo. Ay, mayroon pa pala dito sa kabila, guys. Mayroon din akong ginawa dito. So, konti lang yung flower niya, guys. Ayan, oh. So, kaya, guys, masyado akong busy kasi ang dami kong ginagawa dito sa aking garden, guys. Ayan. So, yun na lang po, guys, ang aking share sa inyo. Ang kung paano nanlalag, ay bakit nanlalagas ang dahon ni Portulaca tricolor, at saka na-share ko sa inyo yung mga bulaklak ng aking Vietnam rose, guys. So maraming po salamat sa inyong panonood, guys, at sa hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po kayo, at huwag po ninyong kalimutang pindutin ang bell button para po ma-notify po kayo kapag may bago akong video. Share din po ninyo at like. Bye bye, God bless you all.